Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, tubig, tubig at mga mineral. Ano, dumako na tayo mga kaibigan sa ating What's Up Water Doc segment, kung saan ngayong araw ang part 1 ng topic hinggil sa sakit na diabetes ang tatalakayin po ng ating water doc. Kung saan dito mga kaibigan, part 1 to 4 ito ngayong araw, ang ating pong tututukan ay ang of course ang unang bahagi ng naturang topic. Pakinggan natin ang naging pagkikipagpanayam ng inyong lingkod kay Doc Ren Paragas sa segment na What's Up Water Doc sa topic hinggil po sa diabetes. Magandang araw sa lahat. Simula sa araw na ito, isa-isa nating tatalakayin ang mga pangunahing sakit ngayon na kadalasang tumatama sa ating mga kababayan. At isa na rito ang diabetes. Ayon sa Philippine Diabetes Education Foundation, aabot na sa 6 na milyong Pilipino ang may diabetes as of August of 2016. At maaari itong umakyat ng hanggang 12 milyon by 2040. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano makakatulong ang regimen na tubig at mga mineral upang maibsan ang nararamdamang paghihirap ng mga diabetics. Dr. Paragas, paano po makakatulong ang inyong concept na tubig at mga mineral at ng Ionic CMD sa mga taong may diabetes? Doon sa mga pasyente lumapit na sa akin, Ma'am Angie, nakikita ko na talagang napaka-bisa yung aking concept sa pagtulong ng mga taong may diabetes. First of all, ang definition kasi ng diabetes na binibigay ng mainstream medicine ay ito isang metabolic disease which is caused by una, yung kakulangan ng production ng insulin, at ang pangalawa ay yung nagkakaroon sila ng insulin resistance or both. Pero sa atin, ang definition natin ng diabetes, ito ay isang complication nang tinatawag natin na unintentional chronic dehydration wherein the blood sugar level is increased to provide more energy to the brain when the brain goes into a state of dehydration. So in short, ang diabetes ay isang sakit sa utak at hindi sakit sa lapay. So let me explain ito. Ang utak natin, ang main organ of the system known as central nervous system. Ngayon, ang central nervous system ay katumbas ng Meralco or isang electric company sa isang community. Now, ang Meralco ay gumagamit ng tubig to generate power. Kaya doon sa mga tao nakatira sa Maynila, pag yung level ng tubig sa dam ay bumababa, sila ay nabibigyan ng kaagad ng warning na maaring magkaroon ng rotational brownout sa lugar nila. Ngayon, ang utak natin ay gumagamit din ng kaparehas na source ng energy to generate it. Kaya ang utak natin ay nakababad sa tubig. Ang tawag dito is cerebrospinal fluid. Ngayon, kung yung isang tao goes into the state of an intentional chronic dehydration dahilan sa una, hindi siya umiinom ng sapat na daming tubig. Pangalawa, siya ay umiinom ng gamot na ang tawag ay diuretic. Siya po ay gamot na nag-stimulate ng kidneys na magtapong na mas maraming tubig sa katawan tulad ng furosemide, spironolactone, at saka yung hydrochlorothiazide. Aside from that, yung pag-inom ng alak na nakapag-treat ng katawan and also caffeinated substances tulad ng coffee, tea, soft drinks, energy drinks, at chocolates. Ngayon, pag bumaba yung water content ng utak, ang utak ay maghahanap ng ibang pagkukuhanan ng energy. Tulad ng electric company na pwedeng umasa sa solar energy or wind or geothermal power. Pwede din siyang gumamit ng uling. Mga iba ay gumagamit ng diesel in the form of generator. At yung mga iba tulad doon sa mga industrialized countries, ang ginagamit nila ay nuclear power. So in exchange of water, ang katawan natin, lalo na yung utak, siya ay gagamit ngayon ng sugar kapalit ng tubig as the source of energy. Ngayon, para mangyari ito, ang gagawin po ng utak, siya ay
ay mag-release ng isang hormone, ang tawag dyan is prostaglandin E. Ang ginagawa niyan is sinosuppress niya yung pancreas na huwag gumawa at huwag mag-release ng insulin. Nabanggit ko kanina na yung insulin ay kailanganin ng 100 trillion cells sa ating katawan para ma-absorb yung sugar. Kasi ang insulin ang pinakasusi para mabuksan ang gates ng cell para makapasok ang sugar. Ngayon, kung yung pancreas ay hindi mag-release ng insulin, hindi mabubuksan itong gates na ito, mga pintuan, para makapasok ang sugar, and therefore yung sugar ay mananatili sa circulation. Ngayon, since hindi siya na-absorb, mananatili mataas ang sugar sa dugo. At kung mangyari yan, ang tawag dyan ay diabetes. Mga kaibigan, tinalakay po ni Dr. Paragas ngayon, bakit kailangang mangyari ang pagpigil ng utak sa pancreas para ma-release ang insulin na nagre-resulta naman sa pagtaas ng ating blood sugar at nagiging diabetic ang isang tao. Bukas, ipagpapatuloy po ni Dr. Paragas ang pagtalakay sa sakit na diabetes. Yan mga kaibigan ang ating Water Doc, Doc Ren Paragas sa topic hinggil po sa diabetic. Part 1 pa lang yan. Apat na bahagi yan mga kaibigan, kaya tuto kayo no, para sa pagpapatuloy ng naturang pong topic ngayong araw ng ating Water Doc. Lalo na doon sa may mga kakilala, kaibigan o kayo mismo ay meron pong diabetes. Pero syempre dun po sa mga nagnanais na mas lalo pang maintindihan ang concept na ito ng tubig at mga mineral on diabetes, lalo na yung regimen para po laban sa diabetes, maaari nyo pong i-avail ang librong isinulat ng ating Water Doc para po sa mga diabetics. Ito po ay the number one reason why you're diabetic, the 4-week program to conquer it. Marami na, as in marami na pong tao sa buong Pilipinas ang napatunayan na talagang kaya in 4 weeks na mag-normalize ang inyong pong blood sugar na walang anumang synthetic medicine, walang insulin shots, yan. Talagang kaya. And not even, yung iba nga, wala pang exercise. Meron lang isa nagsabi sa akin, actually, ikaw ang pagpapababa ng blood sugar, exercise lang, ikaya nga, sa sugar niyang ganyan. Pero ito mga pasyente natin, ano, ay talagang nakikita po nila na kayang-kayang ma-normalize ang blood sugar with our concept, tubig at mga mineral, with our regimen, tubig at mga mineral. So avail of that book, the number one reason why you're diabetic, the 4-week program to conquer it. Available po yan sa lahat ng mga tanggapan ng Verwan Rev Enterprise sa buong Pilipinas. At ang halaga niya, napaka-affordable, 350. No, 350, I'm sure, pag nabasa nyo po yung book na yan, maunawaan nyo kung bakit hindi kailangan maging forever ang pagtitiis ng isang taong mayroong diabetes sa naturang po health problem. Okay? So, i-avail nyo po yan. Igandaan na po natin ang ating WhatsApp Water Doc segment. Ang pagtalakay naman ng ating Water Doc hinggil po sa sakit na diabetes, ipagpapatuloy sa mga oras na ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang palatuntunan, tubig at mga mineral. Ngayong araw, ipagpapatuloy po ni Dr. Renato Paragas ang pagpapaliwanag ng diabetes at kung paano po ito nangyayari. Doc Ren? Magandang araw po sa inyo lahat. Kahapon na-discuss natin kung bakit tumataas ang blood sugar na siya yung nagiging result kung bakit naging diabetic ang isang tao. So to recap, yung na-discuss natin kahapon, nabanggit natin na ang pinaka-punot dulo na kung bakit nakaroon ng diabetes ang isang tao ay yung kakulangan ng tubig sa utak. Kasi pag nagkaroon ng kakulangan ng tubig sa utak, yung utak natin tulad ng ibang electrical company, sila ay kukuha ng enerhiya sa ibang sources. So ang utak, pagkulang po sa tubig, siya ay gagamit ng sugar bilang kapalit na source ng energy para sa utak. So para makakuha siya ng mas maraming sugar,
Ang gagawin ng utak, siya mag-release ng isang hormone, ang tawag ay prostaglandin E. Itong prostaglandin E, ang gagawin niya, pipigilan niya yung lapay na huwag gumawa at huwag magbitaw ng insulin. So kung wala insulin, hindi mabubuksan yung pintuan sa cell membrane para ma-absorb ng cell yung sugar. So yung sugar na kinakain ay mananatili lamang sa circulation. At ito ang sanhi kung bakit tumataas ang blood sugar. At pag tumaas yung blood sugar, ito ang diabetes. Ang dahilan po ba't kailangan pataasin ng utak yung level ng sugar sa dugo ay para mas maraming sugar ang magamit ng utak pag siya ay kulang sa tubig. So kung ano yung laki ng kakulangan ng tubig, ganun din pong kalaki yung pagtaas ng blood sugar. Ang brain ay about 2% lang ng total body weight, pero siya po ay tumatanggap ng 20% ng total blood circulation. So kung kukunin lamang ng brain yung 20%, halimbawa, ang normal fasting blood sugar, yung maximum level niyan is about 100 milligrams per deciliter. Kung kukunin natin ang 20%, ito po ay 20 milligrams lamang. So sa normal condition, itong 20 milligrams po ay magiging sapat para sa utak. Pero pag siya ay nagkaroon ng kakulangan ng tubig, itong 20 milligrams ay magiging kulang din. So ang gagawin ngayon ng utak, di ba, pataasin niya yung blood sugar level to compensate for the lack of water sa brain. So instead of 100, magiging 300 na siya ngayon. Now, if you will get the 20% of 300, it will be 60. So instead na normal na 20 lamang ang natatanggap ng utak, magiging 60 po ito. So additional sugar to the brain bilang alternative source ng energy pag siya po ay kulang sa tubig ay pabor po. Kaya yun po yung ginagawa ng ating katawan to compensate for the lack of a nutrient. In this case, sa diabetes, tubig po sa utak. Kaya yung mga diabetic, napapansin natin po na sila po ay laging uhaw. Ang hinahanap ay tubig. Kaso, ang karamihan mga taong diabetic, sila ay hindi marunong uminom ng tubig. Ang iniinom nila ay yung mga paborito nilang inumin tulad ng kape, iced tea, juice, soft drinks, alak at iba pang mga inumin na hindi kilala ng utak. Although fluid sila, hindi yun ang energy source na kailanganin ng utak. Ito, Doc, mga pinapaliwanag mo, ay applicable ba sa lahat ng klase ng diabetes, be it type 1, type 2, or gestational? Applicable ito sa lahat ng klaseng diabetes. Kasi if I'm going to continue discussing yung diabetes, pag sa matagal na panahon, ang ating lapay ay inhibited na mag-release ng insulin, darating nyo yung panahon sa persistent elevation ng prostaglandin E na yung katawan natin ay mag-release ng isang hormone din, ang tawag dyan ay interleukin 6. Ang gagawin nito is sisirain niya ang lapay kasi ang mangyayari ngayon sa utak, siya ay aasa na lang sa asukal kaysa sa tubig bilang pangunahing source ng energy. So, pag nasira yung lapay, hindi na ito magpuproduce na ng insulin. At ito po, ang tawag dyan ay yung insulin-dependent diabetes mellitus or type 1. Kaya itong type 1 ay mas madalas nakikita sa mga bata kaysa sa elderly. Kasi po, ang beginning of itong deprivation ng water sa mga bata, tingin ko, ay mula dun sa time na sila pinagbubuntis ng kanilang mga nanay. So, I could say that yung nanay mismo ang may kasalanan po dito. At ito ay effect ng kanilang being gestational diabetic. Sa gestational diabetic naman, ang fetus na lumalaki sa loob ng matres, ang baby kasi 90% ng kanyang katawan ay tubig. So walang ibang pagkukuhanan ng tubig yung baby kundi sa nanay. Kaya kung yung nanay ay hindi pala inom ng tubig habang siya ay buntis, definitely magkakaroon ng shortage ng tubig yung nanay. Pati na din yung baby, di ba? Na kinakarga-karga niya. So, pag gestational diabetic yung mother, definitely, ang baby, hanggang hindi mako-correct yung need ng kanyang katawan ng tubig, magiging diabetic din po yan.
So yan po mga kaibigan, ang pagtalakay, ang patuloy pa natin pagtalakay tungkol sa diabetes. Bukas, aalamin naman po natin kung paano nakakatulong ang iodine concentrated mineral drops at ang concept ng tubig at mga mineral sa mga taong may diabetes. At totoo nga ba na ito'y namamana? Marami pa tayong aalamin sa pagpapatuloy po ng palatuntunang tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Yan po ang ating water doc, Dr. Ren Paragas, sa kanya pong topic hinggil pa rin sa diabetes. So tutok lang mga kaibigan ha, dyan po sa topic na yan para mas lalo nating maunawaan na bakit sinasabi natin na ang diabetes can be conquered in 4 weeks. Yan po ay nakasaad sa librong isinulat ng ating water doc, The Number One Reason Why You're Diabetic, The 4-Week Program to Conquer It. Yan po nga libro na yan, nagkakahalagang 350. Kung meron kayong kakilala, kaibigan, o kung sino pa man na inaakala niyong kinakailangan po ng kaalaman hinggil po sa pangalaga ng diabetes at kung paano sila makaka-recover dyan ng sa pinaka-natural ng pamamaraan. Yung book na yan, available sa lahat ng mga branches ng Verwon Rev Enterprise sa buong bansa. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahan ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Inatid sa inyo ng Verwon Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, tubig at mga mineral.